What's up mga mananap, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay pupunta muna tayo ngayon sa tinatawag nating LY4 Falls. So itong falls na to guys ay makikita lang po natin na nasa taas lang po siya ng Baobao Falls. Makikita po siya syempre sa walang iba sa Diatagon, Liangga, Surigao Del Sur. So ngayon guys, sa panahon natin ngayon guys ay medyo mainit, kaya kailangan nating pumunta sa bundok upang tayo na may mahimaspasan. Charot. So alam naman natin, so bilang miyembro ng ating society ay nakakaramdam na rin tayo ng mainit sa ating katawan at sa ating paligid, kaya kailangan nating pumunta at magpa-fresh. So syempre guys, so kaya ito napagplanuhan namin ng aking kaibigan si Toljan Dix kasama ang kanyang mga pamangkin, no, na pumunta kami sa falls na aking nabanggit kanina. So ito na nga, pumunta kami. So yung nauna sa amin, yun yung kanyang mga pamangkin. So kana guys, tulak style muna tayo ngayon kasi wala nang gasolina. Naubusan. So ayan guys, kawawa naman ang teacher natin kasi naubusan pa kami ng gas. Kaya ayun, tulak-tulak style muna tayo ngayon hanggang doon sa dulo. Charo. So hanggang makakita po tayo ng may nagbebenta ng gas o sa gilid ng kalye. So medyo distansya. So kailangan nating maglakad. Kaya ayun, tinakbo muna niya ang kanyang buto upang kami ay makapunta doon sa mga nagbebenta ng gas. No, medyo distansya nga eh. Ayan, medyo napagod kaming dalawa kasi kahit ako nagbe-video napapagod rin. So ito na nga guys, patuloy po tayo sa ating paglalakbay, no? Patuloy po tayo sa ating biyahe papuntang falls. So nasa mga 5 kilometer po ata yung approximately, no, nasa mga 5 kilometer yung lakad natin papunta doon sa aking nabanggit na falls kanina. So medyo malapit naman siya guys, tapos sulit po talaga pagdating doon kasi hindi mo pa talaga pagsisisihan yung mga makikita mo mamaya, no? Napaka worth it po talaga. So andito guys, kung makikita nyo sa paligid, napakaganda at napaka silent po talaga, napaka peaceful yung paligid guys, at napaka ginaw yung hangin, no? At masasabi mo talaga ditong ito yung ano, yung solution, no, para mawala naman yung mga problema natin sa araw-araw na ating mga araw-araw nating ginagawa doon sa syudad, no. So ito guys, yung mga bahay dito ay hindi naman gaano kasikip, so medyo malalayo yung kanilang mga kapitbahay. So ito na yang ito na yun guys, papasok na po tayo papuntang falls. So yung mga kaibigan namin ay nagdala sila ng yung pangsibak, no, yung panggatong natin sa ating gagawing lunch mamaya. So medyo naglakad na kami kasi yung motor hindi na makapasok dito guys. So ito may nakikita natin guys na mga naliligo din sila, pero kami doon kami sa baba kasi doon yung mas maganda. Sabi nga raw ni Johnny, kasi siya naman yung dito expert sa lugar na ito, kaya sinunod lang namin, no. So ayun, dito na tayo. So dito yung kumbaga entrance, no. Ito yung entrance ng falls. So ayan, makikita nyo dito pa nga lang sa entrance, napakaganda ng paligid, diba? Yung tubig napaka clear at napakalamig, no. So hindi pa ito exciting part guys ha, kasi doon sa dulo ay doon yung magaganda at yung magandang falls na yung napakita ko kanina sa intro guys, no. Yun po talaga. So ito yung isa guys, pabida naman syempre si Toljan Dix. And guys, ayan, so tuturuan niya po tayo kung paano tayo tumawid ng isang tawirin gamit ang tsinelas na nakalagay sa ating mga kamay. Ito rin guys, medyo pabida tong isa eh. Ayan, ayaw magpatalo. So ayan guys, sumasayaw yun pero hindi nyo alam, nahihirapan. So ayan, nalagpasan naman niya.
Tapos ito guys, dito na dahil medyo baba na. So ayun, medyo ayan, maganda po talaga ang paligid guys. Tapos yung maririnig mo ay mga tunog lamang po ng ibon at saka yung tubig. Wala kang maririnig ditong mga busina ng jeep, mga busina ng mga kahit ano pang sasakyan. Yung isa piling model na naman. So ayan guys, papatuloy tayo. So yung mga formation ng rock dito ay parang ano to, gawa ng tubig, no? Sa sobrang tagal ng panahon ay ito yung mga dinadaanan ng tubig, kaya nagkaroon ng mga formation, yung parang banga ganun. Oo, may mga butas-butas, yung gawa po talaga ng nature yan, kumbaga gawa ng tubig kaya nagkaroon. Ito naman isa guys, feeling model. Ayan guys, so finally dito na po tayo sa ating tinatawag na LY4 Falls. So dito po, so yung nasa baba po niyan guys ay yung tinatawag nating Baobao, no? Baobao Falls. Medyo maganda doon, no? Maganda din naman kasi yun yung mas nasikat guys. So ito yun dito. Ayan, so ito guys, parang hindi pa to na-discover kasi yung na-discover lang is yung ano, yung Baobao Falls. So ito naman, maganda siya, di ba? Tapos ulit. So, kahit saan gusto mong maligo, pwedeng po talaga dyan sa itaas at dito sa baba. Tapos maginap po talaga. So, medyo malamig po talaga. So yan guys, yung mga kasama namin ay nagpipictorials muna sila. Tapos habang ako naman ay nagbibideo para naman makikita ninyo, no? So ayun guys. So yung kapaligiran, sabi ko nga kanina, yung maririnig mo lang ay mga tunog lamang po ng mga ibon. At saka yung isa naman, hindi mapakalino. Kailangan po talaga niyang sulitin yung aming pag-adventure dito. Kahit ako eh, excited na ako. Gusto ko nang tumalong. Gusto ko nang maligo. Pero nagbibidyo muna ako para naman may ma-documentary tayo for documentation. So ayan, tama na po tol. So now it's my turn. So ayan guys, ayan, napakaganda. So ayan po, malapit ako malugo dyan. So kasi dyan sa ano guys, dyan sa ilalim parang may ano, parang may cave. Oo, tapos kaya medyo natakot ako. Napakalinis po talaga ng tubig guys at napakalamig, no? Worth it talaga yung pagpunta mo dito kasi napakasarap ng pakiramdam mo, parang na-release lahat ng mga problema, mga hinain sa buhay. So ayun guys, napakaganda po talaga. So dito parang hindi ko na ata mapigilan. Siyempre gusto kong sabayan yung panahon. Gusto kong sabayan yung agos ng tubig. Gusto kong makisabay mo lang sa kahit ano, kahit isa-isang ganitong araw, isang araw lang pagbigyan mo naman. So ayun guys, so ngayon medyo nagugutom na po ako. Tapos kaya yung mga kaibigan ko ay naghanda na sila para sa aming lunch, no? Kaya naghanda po talaga, sabi ni Gingging, worth it na worth. Ayan guys, sa totoo lang po, masaya po talaga yung kasama ang mga ating mga kaibigan. So lalo sa pagdating sa ganito, ano, mga samahan, no? Or mga taon dito, mga adventure, kumbaga, napakasaya po talaga. So yan guys, ganyan talaga pag ganyan yung position po namin pag kami ay kumakain dito sa ano, sa ano, dito sa falls.
hindi gawin kasi may mga lugar kasi na bawal kang gumalaw o maggawa ng mga ganyang bagay. So ayan guys, nakita nyo na, napakaganda po talaga ng lugar na ito. Ayan, so nakita yung tubig na umaagos. Ayan, napakalinaw. So eto na guys, simulan na natin ang saya. Woo! Alright. Oh, yung tinatawag sa aming bena, yung parang bangus. Oh, parang bangus yung... Ayan guys, napakasaya. Alam nyo ba guys, napakasaya ko dito. Tingnan nyo nga naman. Parang... Tinatawag natin yun, pero dito dito. Parang gusto ko atang kapunta doon kasi medyo ano. Hindi ko sarili ko dyan, napakasaya. Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung anong meron sa yun guys. Oh, napakaganda po talaga. Kaya ayun, hindi ko mapigilan sa sariling mapaisip sa iyo. Ba na? Ano ba ito? Umanata guys. Umala. Ayan, napakasaya po talaga dito. So, ito na yung mga kaibigan ko. So, nagsisitayuan na sila kasi mag-pictorials daw ako. Baga yung iba. Kaso pa? Nagti-tiktok. So, yun guys. So, kung tumatalon dyan, ay parang sumasakit ata yung heart ko. O, tapos hindi kong pigilan. Chiyo, talon-talon pa rin ang talon. O, kasi hindi ko alam ba't napakasaya. Worth it po talaga yung pagpunta ko dito. So hindi naman ako kontento, isang talo na naman kahit parang lasing na. At siyempre yung kaibigan ko hindi magpapatalo. Hindi magpapatalo. Yan. Sayang mga bago tumalon. Ito yan guys, parang nagkaintindihan kami. Ayan. Ayan. Nagkasundo naman kami na tumalon kami isa-isa. Sunod-sunod. Oo. Ayan, napakaganda po talaga ng view guys. So, isa pa. Ayan. Yun yung pangalawang